Yun, welcome dito sa Trabaho ni Doug. So, kung bago ko sa channel ito, huwag sanang kalimutan na mag-like, share, and then subscribe. Pakiclick na rin ang bell button para ma-update ka sa tuwing nag-upload ako ng mga bagong videos. Yan yung nakikita natin, yan yung bubong na gagamitin ko dito sa gagawin kong study sheet ng Milan National High School, kung saan gagawin itong pagpapahingahan ng mga estudyante na mag-aaral dito sa mismo sa Milan National High School. At ang ginamit natin dito is pipe na galvanized, halos lahat pipe dito. Yan, mula baba hanggang sa taas, pipe yung ginamit ko dyan lahat kasi gustong-gusto nila gamitin i-pipe lahat. Dito ko rin ginamit yung magnetic level bar kung saan ginamit ko siya pagpapatayo ng mga poste. Ayan, nakita natin. So, napakahalaga ng gamit na yan. At kung gusto nyo mapanood kung paano gamitin, balikan lang po yung muna-unang video natin. Meron akong in-upload tungkol sa paggamit ng magnetic level bar. So, isa po yan sa instrumento sa pagpapatayo po ng mga bakal na poste. Lalo kapag mag-isa lang tayo sa trabaho, napakahalaga po ng gamit na yan. So, ang ginawa ko po dito, ayan, nakita natin na kombinasyon po ng galvanize at ng concrete. So, ang concrete na yan po ay ginawa ko sa lamesa kung saan dyan magsusulat yung mga mag-aaral na estudyante, lalo kapag mayroon silang mga activities. At yung upuan po ay ginawa ko na rin siyang solid na rin. So, binuhusan ko siya gamit yung semento kung saan napakaraming bakal ang nilagay ko dyan, para kung sakali man na tumalon yung estudyante, hindi siya masisira. Lalong-lalo na yung lamesa. Yan po, napakarami pong bakal dyan. So, isa sa mga matibay na bakal ang ginawa ko dyan. So, number 12 at saka 16. So, maraming salamat sa Milan National High School sa napakalaking tulong na ginawa para sa mag-aral ng mga estudyante. Lalong-lalo na kahit pandemic ngayon, yung mga teachers dito ay talagang nagsasakripisyo para lang matustusan yung pag-aaral ng mga estudyante. So, pinupunta nila yung mga bawat barangay. At siguro kulang yung time natin para ma-explain lahat-lahat. So, abangan na lang yung part 2 sa video na to dahil hindi pa tayo nagtatapos.